Hi everyone! So, dati nag-bake siya ng brownies. Ngayon naman ay gagawa siya ng simpleng ice cream. So, eto, piniprepare na niya ang mga ingredients. Ayan. So, ang mga ingredients natin for the ice cream ay Nestle cream na galing sa freezer. As in, frozen dapat siya. Hindi siya matigas. Hindi siya ganun katigas daw, pero frozen. Chiller lang dapat to. Chiller, okay. Pero freezer natin. Freezer ko siya eh. How many minutes para mabilis agad magawa? Ah, okay. So, para mabilis siyang mamix. Para po. Ah, kasi kayo, okay. Magiging icing siya. Okay, ang style. Kaya siya freezer. Okay. Tapos, meron tayong tatlo yan eh. Dalawang Nestle cream. Tapos yung isa is half na yon. Tsaka meron tayong angel condensada. As in, angel condensada. Hindi naman natin sponsor yan, pero pero yan ang ginamit natin. Angel, one can of angel condensada. So, ang ratio niya, 1:2. Okay. So, one angel condensada is to 2 Nestle cream. Pero tayo sinobra natin ng 1/4 yung natira dati. Tapos, meron tayo dyang Oreo sa tabi mo. Yon yung Oreo. So, ano lang to? Pang dessert tonight. Habang nanonood ng Netflix as usual. So, ayan. Let's wait na ma-prepare lahat ang ingredients. So, after ilagay yung Nestle cream, minix naman na ngayon yung milk. Condensed milk. Ayan. Oh my God, I'm so excited. Tingnan natin kung anong nito. Outcome. Dapat masarap yan. Kasing sarap ko yan. Wow! Kasing sarap mo talaga. Sige, let's see later. So, after may lagay lahat ng ingredients, imimen lang siya. Mix lang. Lalagay lang sa mixer para humalo, maghalo sila. So, ilang minute siya na ganyan. Yan, pag ikita mo pag nag-double yung size niya. Pag nag-double? Apa yung volume kapag kumapal siya kung ano. So yun na yun. Pintayin natin pala yun. Yeah. So advantage talaga ng electric mixer kasi hindi kaya ng manual. Yung ano yun, yung ano lang, hand mixer na manual. So hintayin lang natin siya na maangat na siya. Na mag-thicken. Oo nga, maangat na siya. Wow! Oo nga! Ayan o, kumakapal na siya, tumangat na. So, eto naman, after i-mix ka na yung tatlong ingredients, na main ingredients, ay nilagyan lang namin ng Oreo. Cookies and cream na Oreo. Actually, pwedeng kahit anong flavor, no, han? Anong flavor na gusto nyo? Ayan. So, syempre yung background natin, puro ano, tubig. Hindi pa nailagay sa freezer, as a rep. Doble na siya. Ayaw nga, umangat na siya lalo na nilagyan ng cookies and cream. Okay, so after that, ilalagay natin sa lalagyan, then ilalagay na sa freezer. Ilang minutes ilalagay sa freezer mamaya yan. Basta nag-ano lang siya, nag-tumigas lang sa freezer. Pwede nang kainin after. Okay. Ayan. So, ice cream na po siya. So, again, nilagyan lang yan ng ano, dalawang Nestle cream, tas one condensed milk, tapos nilagyan lang namin ng cookies and cream na Oreo na nadurog. Ayan. Tapos minix lang sila lahat. Ganun lang kadali. Simple and easy ice cream. Anong tawag dyan? Ice cream dessert cooking. Hindi naman siya cooking. Mixing lang ang ginawa. Ayan, okay. So, ice cream na po taste siya. Pwede na yun. So, i-taste natin siya. Taste daw natin. Oo nga. Okay. So, ilalagay lang siya sa freezer pa rin para lang mag-hold mga 3 to 5 minutes. Then, pwede nang kainin. Oh my God! I'm so excited. So, eto, meron kaming tatlong ganitong canister ba tawag dito. So, dito lang namin siya ilalagay. And ilalagay natin sa freezer. So, ililipat lang natin siya. So, eto siya. O nga.
Close up mo nga ito, Han, ng konti. Yan. Yan na po ang kanyang finished product. Malano na siya, malapo. Hindi siya pwedeng patagalin dito kasi matutunaw siya ulit. Kaya sa finisher kanina para ano. So, ayan lang po siya. Pang personal lang namin itong ano? Consumption. Consumption. Hindi siya pang benta. So, habang nanonood kami ng Netflix. Ayan. So, ayan ang aming ice cream. So, nilagay lang namin sa freezer para tumigas pa ng konti. Then later ay titikman na natin. So, yun nga. Ganun lang ka simple and easy yung paggawa ng ice cream. Wala pang 15 minutes. So, ulitin ko lang, 1:2, dapat dalawang Nestle cream and 1 condensed milk. And then, kayo nang bala kung ano gusto yung ilagay. Like in our case, nilagay namin yung Oreo na cookies and cream na flavor. So, dinurog lang siya at sinama sa mixer. Tapos, kailangan electric mixer para ano siya, mas ma-mix sila ng maayos yung ingredients. And don't forget na dapat before nyo i-mix, ay ilalagay nyo muna sa freezer yung mga ingredients. Except the Oreo na cookies and cream. So, lagay nyo lang yung condensed milk and Nestle cream sa freezer ng about 5 to 10 minutes para mas madali siyang i-mix, mas madali siyang umalsa. Kumbaga, umalsa at mag-thicken. Ganon. So, yun. So, nilagay namin sa freezer ngayon and after mga 5 minutes, titignan na namin and taste test na siya. Ulit. Ito taste test na kung masarap pa talaga.